Good morning mga kainsan. So ngayon po ay nagtatanggal tayo ng mga dilaw-dilaw sa mga pantalon. Ayan sila, binabaran ko muna ng mga kalamansi. So ipapakita ko po sa inyo kung paano kong tinatanggalan ng mga yellow stain na makapit talaga, halos parang kalawang na yung mga pantalon namin na Levi's at ibang brand. So ayan, lahat po ay effective talaga sa mga pantalon yung ginamit ko na yan. So ituturo ko sa inyo yan mamaya. At ito na po yung mga natapos na. Ayan, mukha na ulit bago. Siyempre, ganyan talaga sa ukay-ukay, ano, kailangan nating laban, okay, para madali nating maibenta. And then, ito pa po yung iba. Nako, umaambo na. Sama kasi yung panahon. Okay, so ito na po yung mga pinatakan ko pa. Ayan, kung mapapansin nyo po, nakabilad sila sa araw. Okay, so pag pinatakan mo kasi ng kalamansi yan, mas mainam kung ibibilad mo muna sa araw kahit mga isang oras. Or kung malala po yung, ano, yung pagkadilaw, ay isang araw or halos 10 hours mong ibibilad sa araw yon kung malala. Ito, konti lang naman yung pagkadilaw. Kanina madilaw to. So, nung pinatakan ko siya ng kalamansi tsaka ako binilad, parang nagdahilan, ano? Biglang nawala yung dilaw. So, nung unang laba ko dito, color safe lang yung ginamit ko. Pero, natuyo, may dilaw pa rin. Kaya, ginamitan ko na siya ng kalamansi. So, yun, tanggal siya agad. So, wala na tong dilaw. Okay na siya. And then, ayan, may mga dilaw yan, yung mga may kalamansi. Ito naman, so nag-experiment ako dito. Ang ginawa ko naman dito sa may kalawang ay pinatakan ko ng kalamansi. Lagyan ko rin po siya ng baking soda. Ayan, okay, tignan natin kung mas effective ba yung may kalamansi at may baking soda. So check natin yan. Kabilaan po, meron. And then, ito naman, yung nanigas na langis. Pero ito, lumambot na siya. So, syempre, pag binibilad mo, lumalambot talaga. Yan naman po yung mga natapos ko na nakuskusin. So, natanggal ko na yung mga mancha, dilaw-dilaw niyan. Kamusta mga kainsan? Welcome sa Colin's Family Vlog. So ngayon po ay tuturuan ko naman kayo kung paano po magtanggal ng mancha or kalawang sa pantalon nyo. So yun, ito yung mga gagamitin natin. Ipapakita ko na sa inyo yung mga igagayak nyo mamaya. Okay, so ito meron tayong kalamansi dito. Hindi lang siya pang sausawan, pang tanggal din siya ng mancha. Siyempre, ito na talaga yung ginagamit nung araw. Hanggang sa ngayon, natural na pang tanggal ng mancha. Okay, so ito meron tayong kalamansi at siyempre, hindi mawawala ito. Okay, color safe, not sponsored mga kainsan. Pero ito kasi yung madalas yung ginagamit pang tanggal naman dyan sa mga pantalon. Kasi karamihan ng mga tinda namin ay pantalon. So ako naman, matagal na talaga akong nagtatanggal ng mga ganyan mancha. Kaya, siyempre, isi-share ko sa inyo yung konting nalalaman ko sa pagtanggal ng mga mancha. So next, siyempre, kailangan mo ng ito, powder. Hindi po yan gopimita. Meron din tayong nakaabang na baking soda. Okay, pang madiinan natin yan mamaya. And then, ito pa yung pang final natin kung sakaling hindi talaga matanggal. Safeguard po at sponsor po lahat yan. So yun, tara at umpisahan na natin. So first natin gagawin ay papatakan muna natin ng kalamansi lahat ng mga naninilaw. Yan. Lahat po ng may mga dilaw-dilaw lang, ano? Next ay ibibilad natin. So yan, nakabilad na siya. Then lagyan muna natin yung iba. Next naman natin tatanggalan itong pang malakasang 511 skinny na Levi's na to. Sayang naman kung hindi matatanggal yung mancha niya. So ito, nilaban ko na rin siya, okay? Nilaban ko na ng sabon with color safe kaso hindi talaga natanggal. So mamajigin na natin yan. Gagamitan na natin ng kalamansi. So pinatakan ko pa lang, medyo nawawala na yung ano, lumalabo na yung dilaw. Ito rin, masyado makapit yung mancha nito. Kaya kailangan na natin din patakan ng kalamansi. So ganyan, dapat lang sa tamang proseso po yung paglalagay natin ng kalamansi. Kasi yung minsan yung iba, no, may sabon na, basa na, tsaka nilalagay ng kalamansi. So hindi po masyadong epektibo yon. So ito yung tamang pamamaraan sa paggamit ng kalamansi. Okay, and then ito may dilaw. Papatakan din natin yan. Siyempre, dating gawin, bibilad natin. Ayan, bilad mo lang ng yung mga ganitong mild lang yung pagkadilaw niya. So kahit na mga isang o dalawang oras mo lang bibilad. Yung pwede na nating kuskusin. So tuturo ko sa inyo pagkayaring mabilad. Second step natin, okay? Okay, so unahin ko muna itong Levi's na 511 na merong mancha sa kanyang hita. Ayan, sipatin nyo. Okay, medyo lumabo na yung mancha dahil sa pinatak natin na kalamansi at meron pa siya sa tuhod. Okay, kung mapapansin nyo, may dilaw-dilaw din. So para hindi ka mahirapan, patakan mo muna ng color safe or nung violet na Sonrox. Konti lang. Ayan. Basain
at kaskasin na natin. So ito, napaka sobrang dali lang yan, tanggal na siya agad dahil nga sa ginawa natin na binabad natin yung kalamansi. Lagyan natin ng konting powder, kaskasin lang natin ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang kanyang mantsa. So yun, makikita natin na parang naglaho, na parang bula yung mantsa ng pantalon. Ayan, at okay na, wala nang mantsa. Malinis na, at pwede mo nang isuot ulit. At naku, meron pa pala dito sa tuhod niya. Ganun lang din, same process, basain, lagyan ng color safe, pwede mong lagyan ng powder, kahit anong proseso yan, basta ganyan lang, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Paulit-ulit lang na proseso yan, kaskas, then babasain mo, kakaskasin mo ulit, hanggang sa mawala yung mantsa. Pag hindi pa rin tuluyang nawala yung mantsa, pwede mo pa siyang patakan ng kalamansi para mas hindi ka mahirapan. Basain mo ulit, tagudin mo, at para makita mo na tuluyan na talaga siyang nawala. Okay, ayos. So yun mga kainsan, ipapakita ko na sa inyo yung resulta ng mga tinanggalan natin ng mantsa. Okay, so eto si Puma Jeans. Yan yung may mga langis. Okay, so natanggal natin yung langis. Pakita ko sa inyo. Yung langis niya is nandito sa kanyang back. So yan, wala ka na makikita na dark dyan na parang basa. Yun kasi yun yung mga nalalagyan ng langis. Nagiging dark na medyo matigas na basa. So napaka-sobrang epektibo talaga ng kalamansi, mga ginagamit nating mga ingredients pang tanggal ng mantsa or ng mga langis. So yung ginamit natin ay kalamansi at color safe lang yung pandikulor na Sonrox. Okay, so next natin. Next is ito namang Levi's na Dirty White. So napaka-sobrang dilaw dati niyan. Okay, natanggal natin yung mga kalakalawang niya. Wala ka na makikita ang mantsa. Okay, solid. Napakaganda na. Pwede mo nang ibenta sa magandang presyo. So ito yung best result. Wala ka na makikita ang dilaw-dilaw sa pantalon mo. Okay? So ito na yung pinaka grabe, ito yung may mga halos namuong kalawang. Kung mapapansin niyo po, ayan, ang ganda. Wala na siyang mantsa. So ito, marami kong tinanggalan diyan, side by side meron pa sa gawing tuhod. Pero sipatin niyo ngayon, 'di ba? Parang nagdahilan. Wala ka na makikitang mantsa, mas mataas mo nang maibebenta ngayon yung Levi's na to. So yun, ganun lang ang gagawin nyo mga kainsan. Kung meron kayong mga nabili na may alawang or yellow stain, madali lang tanggalin yan. Patakan mo lang nga ng kalamansi. Napaka-sobrang epektibo. Kung wala ka ng ibang gamit, wala ka ng color safe, wala kang safeguard na liquid, so kalamansi, asin, tsaka powder na sabon lang ang katapat nun. So paulit-ulit mo lang gagawin hanggat hindi natatanggal, patakan mo lang ng patakan ng kalamansi. Kamukha nito. Ayan. So, check nyo na lang. Tapusin nyo yung video mga kainsan ha, para alam nyo yung proseso ng pagtatanggal ng mga mantsa sa pantalon. So, ito. Kaya ako ginawa ito para makapag-share naman ako sa iba. Pag ukay-ukay ang business mo, kailangan mo talagang matutunan lahat ng to para hindi ka na rin malugi. Paano kung puro mantsa yung makuha mo? Diba? Talong-talo ka. So, ayun. Kailangan mong makuha yung diskarte kung paano alisin yung mga mantsa. So, yun mga kainsan, pasilip ko uli sa inyo. So, yun, yung iba namang mga pantalon ay na-sold out na siguro, nasa 10 piraso. Yung ibang natanggalan ko pa na mantsa, na ibenta ko na agad. So, yun mga kainsan, kung meron kang pantalon dyan na may mantsa, damit, tanggalan nyo na po para maisuot nyo na or maibenta nyo na. Thanks for watching mga kainsan. Sana may natutunan kayo kahit konti sa aking video. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakiclick na rin yung notification bell para ma-update po kayo pag may bago akong ina-upload na video. So, pakita ko sa inyo kung paano kong pinaputi yung Levi's na shoes. Kasi pagka kasi na-stack yung mga white na shoes po ay naninilaw talaga. So, papakita ko rin sa inyo kung paano. Kita-kita tayo next video mga kainsan. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye. We'll be right back.